Paano ba mag-print ng certificate nang hindi mo kailangang i-type ang mga pangalan ng isa-isa? Okay, let's go! So, para makapag-print tayo ng certificate na hindi kailangang i-type ang mga pangalan ng bibigyan ng isa-isa, so gagamit tayo ng isang feature sa Microsoft Word na tinatawag na mailings. So, yung mailings ay makikita nyo dito sa may ribbon. Okay, nakalagay mailings. Tapos dito, meron tayong tinatawag dito na select recipients. So, gagamitin natin to para makapag-print tayo ng certificate na hindi kailangan natin i-type yung mga pangalan. So, unang-una, syempre, anong kailangan natin? Syempre, kailangan natin ng certificate. Pangalawa, kailangan natin ng list. So, dito, meron akong list. Saan? Meron akong list dito ng NRN, ng names, tsaka grades sa mga bata, tsaka merong age. Saan? Meron akong list dito ng NRN, ng names, tsaka grades sa mga bata, tsaka merong age, tsaka gender. So, bakit may grades pa? Kasi mamaya may papakita pa kung, ng isa pang example kung paano gamitin ang mailings. Okay, so syempre, ang una natin gagawin, kailangan naka-ready na yung ating certificate. So, meron ako nakitang certificate sa internet. Ayan, yan ang gagamitin natin para sa tutorial na ito. So, buksan ko yung Microsoft Word. Gagawa tayo ng template muna. Okay, so dito, so dahil naka-landscape yon, kailangan baguhin natin yung layout. Click natin yung layout. Click natin yung orientation, click natin yung landscape. And then, dito sa size, so dahil i-print ko siya sa A4 mamaya, kailangan i-click ko itong A4. Ayan, so A4 size na siya. Tapos ilalagay natin yung certificate natin. So ito ay, itong certificate na ito, nakita ko lang sa internet, so pwede kayong gumawa. Same concept lang ang gagamitin natin. So ito dahil para mapabilis yung tutorial, download na lang ako na ito. So, ang gawin natin, ilagay natin itong itong certificate sa header. So, ilagay natin siya dito. Usog natin konti. Ayan, gitna lang natin. So, gitna natin. Gamitin natin itong sa picture format. Click natin itong align. Middle, tsaka center para magkitna siya. So, dahil lang sa header siya, kailangan natin i-click yung header. Click natin yung close header and footer para makalabas. Ayan. So, nandito na siya. So, hindi na siya magagalaw dahil nasa header siya. So, ngayon, ang gagawin natin, so lalagay natin dito ng text box kung saan natin ilalagay yung pangalan ng mga bata or ng mga pagbibigay natin. So, click natin yung text box dito. Click natin yung simple text box. Okay, saan ba makikita to? So, makikita yan sa insert, then text box. Ayan. So, click natin yung simple text box. Lagay natin siya. So, maglagay muna tayo ng temporary name. Ano ba, Michael? Angelo. Ayan. Tapos, lakihan natin siya. So, halimbawa, ang gagamitin natin na font ay Times New Roman. Okay, kung wala, gusto niya yung mas maganda pa, pwede natin gumamit ng ibang font. So, halimbawa, meron akong yan, font na certificate. Ayan. So, click natin yan. Ayusin natin. So, liitan natin kasi isipin natin meron siyang last name. So, dapat lalo na yung mahaba yung pangalan. Ayan. So, ganyan siguro kalaki. Siguro mga 40. Ayan, 40. So, gitna natin siya. Center. Lagyan natin yung center. Ganyan. Tapos ngayon, kailangan natin alisin na lang itong border ng text box natin. So, click natin yung text box. Dito tayo sa shape format. Click natin yung shape outline. Tapos, click natin yung no outline. So, mawawala na yan. So, pwede rin para mawala rin yung background kasi may background yung puti. So, halimbawa na lang merong drawing-drawing yung certificate natin. Gusto natin makita yun. Click na lang natin yung shape fill. Click natin yung no fill. So, para maging transparent yung likod niya. Okay. So, yan.
So, check natin pag pinirint. Ayan, ganyan yung tsura niya. So, ano, yung kulay ng picture ng certificate, lalabas talaga yan. So, dito hindi. Kasi nasa nasa header kasi yung ating picture ng certificate. So, ngayon, ang gagawin natin, so, kasi karaniwan ang ginagawa natin, pag pinirint natin ito, babaguhin natin yung pangalan. So, copy, paste, copy, paste. So, limbawa, ito yung listahan natin. So, ang ginagawa natin, kakopy natin yan. Kakopy natin yung name. Tapos, paste natin dyan. So, medyo mahirap yun. Halimbawa na lang, ang bibigyan natin ng certificate ay nasa 200. So, 200 times mo yung gagawin. Masakit yun sa, ano, sa kamay. So, gawin natin, gagamit tayo ng mailings. So, dito, kailangan na natin pumunta dito sa ribbon. So, makikita niya yung mailings. Click lang natin yan. So, kailangan lang natin dito ng list. So, ito yung list natin. Yung list. So, medyo in-edit ko siya para madaling maintindihan. So, ito yung name. So, ito yung lalagay natin sa certificate. Kailangan naka-close yung ating listahan. Okay, buksan natin yung ating certificate. So, balik tayo dito. So, again, ang pipindutin natin ay mailings. Pagkatapos pindutin yung mailings, click natin yung select recipients. So, may pagpipilian tayo dyan, type a new list, use an existing list, or choose from Outlook contact. So, dahil meron tayong existing list, pipindutin natin to. Click natin yan. So, hahanapin lang natin yung ating list. So, yung list ko, sinave ko yun sa desktop, kaya pupunta tayo sa desktop. Kiklik ko na itong desktop. So, ang list ko ito, sample list. So, click ko lang yan. After nyan, click ko lang yung open. So, dahil yung aking list ay mayroon dalawang sheets. So, merong sheet number 1 tsaka sheet number 2. And then, first, nakacheck yung first row of data contains column headers. So, kanina diba mayroong column headers doon? Kaya, meron nun para malagyan natin ng check to. Para mas madali natin ma-identify kung anong data yung ipapasok natin. So, mag-check yan. So, piliin natin yung sheet na yan. Then, click OK. So, ba't walang nangyari? Kasi, lalagyan pa natin, aayusin pa natin siya. So, dito, highlights lang natin to. Then, dito, sa mailings pa rin, meron tayong tinatawag dito na Insert Merge Field. Ayan, yan ang kiklik natin. Click natin yan. Tapos, dito, may dalawang pagkipilian. So, name ang kailangan nating ilagay dito. Kasi name yung lalagay natin dyan. So, click natin yung name. Ayan. So, yung kaninang name, yung sample name natin, napalitan siya ng name. Ayan. So, dahil wala natin yung ibang ilalagay pa. So, dito pa rin sa mailings. Sa mailings, makikita nyo naman itong tinatawag na itong button na ito, yung finish and merge. So, click natin yan. So, dito, may tatlong pipilian. Merong edit individual documents, merong print documents, and merong send email messages. So, kailangan muna natin makita kung tama ba yung pagkakalagay ng data sa ating certificate. So, kailangan i-click natin itong edit individual documents. So, click natin yan. So, pwede kayo pumili dito, all, current record, or from. So, pag from, halimbawa, gusto niyo lang makita yung record from 1 to 2 only, halimbawa 1 to 10 yun, so makikita nyo, dalawa lang. From current record, kung ano yung nakapiling record, so mostly ano yan, yung una, yung number 1. So, ang gagawin, ang piliin natin yung all para makita natin lahat. So, click natin yung okay. Ayan. So, ngayon, makikreate yung Word na another Word file. Ang pangalan natin, ang pangalan ng Word file ay letters 1. Ayan. So, kung makikita nyo, nandyan na yung pangalan ng mga bibigyan natin certificate. So, 10 yun. So, dapat 10 rin to. So, kung makikita nyo dito, page 4 of 10. So, ibig sabihin yan, 10 ng ating certificate. Ayan. So, lahat yan may pangalan na. So, ang gagawin lang natin ay ipiprint lang natin siya. So, pag binalik nyo, makikita nyo siya. 10 yan. So, click lang natin yung print. Pagkatapos yan, mag-print na siya lahat. Okay, so halimbawa na lang nakita nyo na meron kayong maling pangalan or maling info na nailagay doon sa isang certificate. So, halimbawa, maling yung spelling doon
mali spelling dito kasi mali yung spelling to sa list natin. So halimbawa na, halimbawa gusto natin i-print to yung kay Adam Benner. So ito ay nasa page 8. So ang gagawin natin, lalagyan natin dito ng specific page. Pero karaniwan, syempre ang gagawin natin, lalagyan natin ng 8. Pag nilagyan natin ng 8 yan, hindi siya mag-print. Or mag-print siya, pero lahat pa rin ipiprint niya. Ang kailangan gawin natin, lalagyan natin siya ng S, tapos nung yung page number nung gusto natin iprint. Okay, so S8. So S8, ibig sabihin niya section 8, ang iprint natin yung kay Adam Benner. So kiklik natin yan, yung print. Okay, so ganun lang, ulitin ko. So para i-print yung specific page number, halimbawa yung page 8, click lang yung file, click lang yung print. Tapos dito, lalagyan natin siya ng specific page S8. So lalagyan nyo siya ng letter na S. Ibig sabihin ng S ay section. So hindi pwedeng 8 lang kasi hindi siya mag-print. So ganun ang gagawin nyo para makapag-print ng certificate na gamit yung feature ng Microsoft Word na mailing. So hindi nyo na kailangang i-type yung names ng pagbibigay ng certificate. Ayan. So sana tutunan yun. So ngayon, tuturo ko naman sa inyo kung paano gamitin yung mailing sa ibang paraan naman. So close natin to. Di ko na ito sa save. Ayan. Ito yung template. Di ko na rin sa save yan. Okay. So buksan natin itong temp card. Yan, halimbawa, gusto natin magbigay ng temporary card sa mga bata kasi nakaraan ginawa namin to para maiwasan yung contact sa mga parents para maiwasan din yung pagkalat ng COVID. So bibigay namin to. So then hindi na necessary. So may sample ako dito. So Jupiter Elementary School. Ayan, parang solar system, Milky Way, galaxy, universe. Ayan. Sample lang naman. Okay. So ang gagawin natin, gagamitin natin yung mailings dito para lagyan ito ng mga data. Ayan. So ito yung ginawa ko nung nagbigay ako ng grades ng quarter 1 hanggang quarter 4. So hindi na nila kailangan kasi balik to. So lalagyan ko lang yan. Tapos meron lang acknowledgement sa dito sa baba. Okay, so dito syempre kailangan din natin ng data. So in data, syempre magagaling sa Excel natin. Okay, so dito yung kanina ginamit natin, puro names. So gamitin naman natin itong isa na to. Ayan, naka-hide pa pala siya. Ayan, so ang data na kailangan natin, yung LRN, yung name, yung kanilang grades, and then age, and yung gender. So yun lang gamitin natin. So tandaan natin na itong data na to, nandito naman siya sa sheet number 2. Ayan, so yan yung gagamitin natin. So kailangan naka-close yung Excel pag gagamitin natin yung mailings kasi hindi natin siya ma-open. Click natin X. Ayan. So buksan natin yung ating temp card. Ayan. So ngayon, ganun pa rin. Ang gagawin natin dito sa ribbon, ang kiklik natin yung mailings. Then after nun, click natin yung select recipients. Click natin yung use an existing list. So yung list natin, naka-CV yun sa desktop. So, click natin yung desktop. Then, click natin yung ating file. So, yung file natin na kailangan ay yung sample list. So, Excel file yan. So, click natin yan. Then, click open. So, dito, may lalabas siya kung anong sheet ang gagamitin natin. So, sabi ko nga sa inyo, ang sheet na gagamitin natin ay yung number 2. At kailangan ma-check to kasi yung data natin ay merong column headers. So, ito yung ano kanina yung merong nakalagay na LRN, name, tapos subjects, etc. So, kailangan ma-check to para madali nating ma-identify kung anong data yung ilalagay natin. So, naka-check na yun, naka-highlight na yun to, then click lang natin yung OK. So, yan, walang nangyari. So, ang gagawin natin, lalagay natin ang data dito. So, dito, click lang natin yung... So check nyo rin kung ano font nyan, tsaka font size. Kasi kung anong font at font size natin dito, kung anong format, yun ang lalabas. So, dito naka-bold siya, tapos Arial. Siguro ba natin, alisin natin yung yeah. So, 7, para magkasya yung pangalan. So, gulay natin to. So, dito, ganun din. So, bahala kayo kung anong gusto nyo siya naka-bold o hindi.
Ayan, so ready na. So click dito pala sa name. Click natin yung insert merge field. So dito, may lalabas sa dito marami. Bakit marami? Kasi maraming data natin eh. So meron ng LRN name, yung subjects, age, then yung gender. So dito, dahil name to, ang pipili natin yung name. Ayan. Next natin, sa grade and section. So, halimbawa, matapat. Ang grade 4. 4 matapat. So, din na natin kailangan ng data dyan kasi lahat naman sila. Yan. Then, yung gender. Click natin itong insert merge field. Then, ito yung ating pipiliin. Then, yung age. Siyempre, age ang pipili natin sa insert merge field. Yan. And then, dito sa Filipino. So, click lang natin yung Filipino dito. Yung blank para dito. Saan lalabas yung grades. Click natin insert merge field. Then, click natin yung Filipino. Then, English. Next, insert merge field. Then, math. Next, insert merge field. Then, science. Next, insert merge field. AP. Then, ESP. Then, TLE. And last, yung ating MAPE. So, hindi ko na sinama yung components para sa tutorial. So, pwede nyo rin ilagay yun. So, highlight natin yan. So, gusto ko naka-center sila. So, yan. After nyan, so, gusto ko dito may pangalan din ng bata para hindi ko na sulat. Kasi pangat sulat ko. So, dito, maglagay ulit tayo ng sa meanings ng insert field. So, name lalagay natin. Then, yung section. So, papayin natin ito. Copy. Paste. Ayan, ready na. So, ang gagawin lang natin, kailangan lang natin siya makita. Okay, so ready na yung ating template. So, nailagay na natin yung name, yung grade and section, yung gender, yung age, then yung mga subjects, then yung name dito, yung section. So, ang gagawin lang natin, ulit dito sa mailings, pagkatapos nyan, i-click lang natin yung finish and merge, then kiklik natin yung edit individual documents. So, pag-click natin yan, pipiliin natin yung all and click OK. Okay, so ito yung per student. Ayan. So hanggang ano yan? Maba kung 10 yun, so dapat 10 din yan. So ito yung pang 10. Pang 10, ito sobra lang. Siguro bawasan natin yan. Ayan. So yan. 10 yan. Kasi 10 din yung bata. So pwede yung i-check. I-compare yung mga grades na makikita dyan. Pero, sure yan na tama. Maliban na lang kung mali yung input na nakalagay dun sa, or mali yung data na nakalagay dun mismo sa list natin. So, pwede na natin siyang i-print or i-save muna. Kagaya kanina, so, pag pinirin siya, ganun din, file, tapos print. So, pwede na natin siyang i-print. So, kung gusto mo i-print yung isang document, halimbawa, ito si itong pangalawa, itong Graciel Morrow. So, hindi ito ang ilalagay natin. Ang ilalagay natin ay S2. Ayan, S. Ibig sabihin ng S2 ay section 2. So, ibig sabihin, ang ipiprint niya lang yung section na to. Yung pangalawang section. So, yan ang ipiprint niya. So, ganun natin siyang ipiprint kung meron tayong specific page or specific section na ipiprint sa ating ginawa. Okay, so ganyan kung paano gamitin ang feature ng Microsoft Word ng mailings. So, kung may natutunan kayo, please like and subscribe. Okay, thank you!